Masayang araw po, mga ka-PL! Abay, hindi lang pala si Jahas ang nang isnab kay BP Sara. Sa kauna-unahang pagkakataon, mga ka-PL, inisnab ni Da Junior si BP Sara. Viral po ito ngayon sa iba't ibang social media platform. Kagagawan po ito ng mga influencer, vlogger at ng mga content creator ipinakalat. Kasi itinago na naman po ng mainstream media. Ah, magaling talaga sila magtago, mga ka-PL. Basta maaaring kasiraan dito kay Da Junior at kay Jahas. Buti na lang po at may mga content creator na matatapang at handang ipakita ang mga pilit na itinatago, ha, ng mainstream media. O ito ho yung video, panoorin po natin. Pero bago tayo magsimula, magkikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe, baka naman, at paki-click na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, palike na rin sa video. Maraming salamat. Makikisuyo lang po. O eto na, simulan na po natin. At pagkatapos po itong video, mga ka-PL, tsaka ho ako magbibigay ng aking reaksyon. Okay? Ulitin ko po ng dalawang beses para mas klaro ho sa inyo. Ayan, ang paliwanag po dito ng mga trolls ni Da Junior, mga ka-PL, eh, baka daw hindi lang napansin si BP Sara. Kalokohan naman na hindi mapansin. Katabi lang si BP Sara nung lalaking kinakamayan ni Da Junior habang si Smugs nasa likod. Napansin niyo sumasayaw-sayaw? O kung hindi niyo napansin, ulitin niyo po yung video. Sumasayaw-sayaw na parang ibig sabihin ba eh, ayan, hindi siya kakamayan ni Da Junior kasi pinagbawalan ko na yan na huwag siyang kamayan at huwag magbeso kasi nagsiselos na ako. Nung hindi magsiselos, kaganda ng aming BP Sara, matangkad, maputi, mistisahin, higit sa lahat, hindi corduroy ang balat. Hindi katulad nung itong Jahas na corduroy na yung balat dahil sa kaiinom ng alak at kakakain ng pulboron mula sa gulde. Nakakasira kasi ng face lock yan eh. Nakakawala ng ganda yan. O sige, pulbo pa. Yan ang napapala mo. Nagiging corduroy-turoy yung balat mo. Marami namang kaedaran siya na, di ba, hindi pa naman ganun ka losyang yung balat, yung lawlaw na. Partida, mayaman pa yan. Pero maraming hindi naman mayaman. Ang ganda, balingkitnitan pa yung katawan. Akala mo, hindi sa isintaan nyo eh. Pero ewan ko lang ito kung 60 years old na ba ito. Wala na. Last pag. O di ba, mga kapatid, totoo naman yan eh. Hindi naman sinalalait tayo, nakikita naman natin yan.
Di ba? O ngayon, dahil dito sa post ng Presidential Communications Office, mga ka-PL, eh, tungkol po dito sa sinabi ni Da Junior, naghinala tayo, hinala lang naman, haka-haka, na baka yung lamierda nila, baka dahil dito. O, eto, basahin ko, ayan o. O, ayan si Da Junior, ayan o. O, Presidential Communications Office. O, diba? O, I will make it up to her. Ayan. President Ferdinand R. Marcos Jr. made a remark on Monday after admitting he already missed two dates with First Lady Marie Louise Lisa Araneta Marcos amid his tight schedule. Saan ka naman nabisi, Da Junior? Wala amang kami napansin na pinagkakabisihan mo. Eh, wala ka nang nagawa eh. Saan ka naging busy? Nakakapagtaka naman na marami ka bang naipatayo dyan ng mga infrastruktura at mga event na dinaluhan kaya ka naging busy? Kasalanan mo na yan kung hindi, kung na-miss mo yung dalawang dates ninyo ni Jahas. Oh, eto pa. Eto sabi oh. Sana ba yan? Ayan. Ah. Ano sabi? PBBM to First Lady Marcos. I will make it up to her. Nagtatampo na. O ayan. Nagtatampo na daw yung yung ale. Kasi dalawang dates nga naman ang hindi naibigay ni Da Junior. Baka naman ito yung lipad nila na ito. Yung dates. Date na dalawang nakalimutan ni Da Junior o hindi niya naibigay kay FL Lisa, ayun, naglamierda na naman sila. Baka lang, di ba? Kasi, ibang klase ito sila mag-date. Talagang sa ibang bansa, hindi yung dito sa ledgi-ledgi lang, mga kababayan. Kasi doon, maraming goldi rin eh. Goldi pulbo. Marami doon. O di kaya naman, baka itong lipat nila na ito, eh, tatandaan niyo po yung kararating lang nila mula Amerika. Tapos, naglabas ng pahayag ang PCO na di umano, nagkasakit itong dalawa ng flu-like symptoms na naratay di umano sa banig ng karamdaman ng ilang araw ba yun, dalawa o tatlo. O, bahala na kung ilang araw, pwede nga eh. Habang buhay na lang eh. Joke lang. Hindi kaya ito din yung video na yan. Ano kaya sa dalawa? Yung date o ito? No? Kasi tulad nga na nasabi ko kanina, ang date nila, mga kababayan, paibang bansa yan. Hindi yan dito sa pabura-bura kay lang. Ay, nako, kachipan sa kanila yan. Dapat yung mga ingrande, yung mga magagandang lugar na hindi pa natin nararating. Pero ang masakit doon, mga kababayan, pera po natin yung ginagamit nila. Pera ng taong bayan. O, tayo po ang nagbibigay ng mga luho sa kanila. Ayan yon. Yan ang masakit, di ba? Hirap talaga nga naman talaga, oo. Sa tabi na po natin yung dalawang yan. Bahala sila sa buhay nila kung saan nila gustong maglabierda. Wag lang sanang itulot ng ama na yung sinasakyan nila, maputol yung ilisi. Bumulusok pa baba. Wag naman sana. O, di ba? O, dito po tayo sa pangalawa. Ayan si Miguel Zubiri, mga ka-PL. Buti pa itong mamang ito. Sana totoo sinasabi nito, hindi puro drama lang. O, ang sabi ho rito, nagbabala si Senate President Juan Miguel Zubiri na tuluyan ng ibabasura ng mga Pilipino ang charter chains o chacha kung pakikialaman ang political provision
ng 1987 Constitution. Chacha, mabubokya kapag sinahugan ng term extension. Mabuti! Nasabi niya ho ito, mga kababayan, maaaring ito ho ang kanyang nais gawin. Kung isasahog nila ang term extension o itong political provision. Promise nila kasi economic provision lang. Ikaw gadon, matalino ka man kaya kang mama ka, ikaw ang nagsusulong na amyendahan din ang political provision. Napapaghalata sa'yo gadon na ganid ka rin sa kapangyarihan. Palin natin, baka tumakbo sa congressman. Ayan, congressman, 3 years lang yan. Pag na tuloy o naamyendahan, adi, mahaba-haba siyang manunungkulan at magiging buhaya. O, di ba? O, ano ho sa palagay ninyo, mga kababayan? Tama kaya yung ating mga kahaka lang naman? O, pag-i-comment lang po hanggang dito lang. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.